Bilang alagad ng batas, dalawa lang ang dapat sa puso't isip ng isang pulis. Una, gampanan ng buong husay ang kanyang sinumpaang tungkulin na naaayon sa saligang batas, na may dangal at may integridad. Pangalawa, ipatupad ang batas sa lahat. Walang mayaman at walang mahirap. Walang malakas at walang mahina. Walang mataas at mababa. Kailanman ang isang alagad ng batas ay hindi dapat papayagan na magwagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Ito ang panuntunan sa pagiging pulis ni General Elmer Jamias. Sa kanyang 32 taong pagseserbisyo bilang alagad ng batas, masasabing isa siya sa may pinakamakulay at naging mapanghamon na buhay pulis. Marami sa ating mga kababayan, higit sa kapulisan, ang nakakakilala sa kanya bilang isang masipag, may paninindigan, mapagmalasakit at matapang na alagad ng batas na mas pinalutang pa ng kanyang mga nakamit na medalya at parangal mula pa noong siya'y isang patrolman noong mga unang taon ng dekada 80 hanggang sa ngayong isa na siyang ganap na general. Kumpara sa karaniwan, si General Jamias ay maituturing na hindi ordinaryong pulis. Sabi nga, hindi basta-basta ang kanyang mga nagawa. Naging isang mabuting ehemplo siya sa kapwa niya pulis, lalo noong nasa Western Police District pa siya, na ngayon ay tinaguri ang Manila's finest, ang Manila Police District. Bunsod ng kanyang katapangan at layuning sugpuin ang kriminalidad, maraming notorious na kriminal ang kanyang napatay at napasuko sa tulong ng mga nagmamalasakit mula sa komunidad. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod. Ang neutralization ng Manila's public enemy number 1, Mike Ampuan alias Mahmud, isang kilalang tulak ng droga at mamamatay tao. March 31, 1999, napasabak si General Jamias sa isang engkwentro ang itinuturing noong most wanted criminal na si Mahmud. Sa pagkakapatay kay Mahmud ay naibalik ang tiwala ng tao sa kapulisan at nawala ang takot sa kanilang puso. Pinag-usapan ito sa mga diaryo, radyo at telebisyon. Nahuli at naaresto rin ang Binondo's public enemy number 1 na si Julius Lola alias Botong na miyembro ng isang mapanganib na 14K drug syndicate. Bunsod ng masusing pag-aaral at pagsubaybay ng anti-narcotics group ng WPD Station 11. Sa pamumuno ni General Jamias ay nadakip noong November 1999 sa kalye ng Claro M. Recto si Botong. Ang pagkakadakip kay Botong ay epekto ng all-out drug campaign ni General Jamias. Noong panahong iyon ay talamak ang ilegal na droga sa Binondo at 6 na barangay lamang sa 34 ang hindi na pamumugaran nito. Laking pasasalamat ng mga taga-Binondo kay General Jamias at sa kanyang mga operatiba dahil sa pagkakakulong ni Botong. Dahil sa pangyayari ay mas napalapit ang tiwala ng mga taga-Binondo sa kapulisan. Lahat ay takot bumangga sa notorious na sindikatong Yakuza. Ngunit noong 1998, nahagilap ang 3 Hapones na miyembro nito na dumukot at pumatay sa isang businessman na si Raul Sarte. Si Sarte ay isang Pilipinong pinatay sa bugbog ng mga Yakuza dahil sa sigalot sa bayaran sa pagbili ng isang ferry boat. Sa walang atubiling pagkilos ni General Jamias at ng kanyang mga tauhan, nadaki at nasampahan ng kaso ang 3 Yakuza. Dahil dito ay nabigyan sina General Jamias ng Commendation Award ng nooy Mayor ng Maynila na si Lito Atienza. Dahil sa pangyayari, nawala ang takot ng publiko at lalo pang napalapit si General Jamias sa publiko. Sa 3 hostage incidents ay pinatunayan ng grupo ni General Jamias ang kanilang galing at husay sa paghawak ng ganito kadelikadong sitwasyon. Sa 3 magkakahiwalay na hostage drama ay napigilan ng walang gamit na baril o armas ang hostage taker. Ang una ay ang pangyayari sa Tutuban Mall kung saan si Albert Chua ay nagdulot ng kaguluhan habang nagpapanik ang mga tao noong gabi ng December 6, 2002. Pangalawa, ang isang insidente
kung saan isang 2 taong sanggol ang nailigtas naman ni na General Jamias sa kamay ng isang sabog sa drogang lolo nito sa May Ermita, Maynila noong October 1998. Pangatlo ang isa pang pag-hostage sa isa ring sanggol ng mismong tatay nito na nasiraan ng bait. Noong panahong Deputy Chief of WPD Narcotics si General Jamias, nasa kote ang 3 suspected drug pushers ng big-time South Asia-based bamboo gang, kung saan dinakip nila ang isang drug pusher na si Ivan So sa isang buy-bust operation. Ang pagkakaaresto kay So ay nagpahina ng galamay ng international gang at tumapos sa nooy bentahan ng ilegal na droga sa ilang kalye ng Maynila. Noong gabi ng February 22, 2003, nagwakas naman ang serye ng krimen sa Tondo, Maynila nang madakip sina Jonathan San Pedro at Bernard Salcedo na noong oras na iyon ay nanghohold up ng mga pasahero ng jeepney. Ang 2 ay miyembro ng notorious na Batang City Jail. Sumunod ay ang pagkakahuli sa big-time pusher na si Tien Chang Chie alias Henry C. sa pamamagitan ng isang buy-bust operation kung saan nagbenta ito ng shabu sa isang pusher buyer sa isang tauhan ni General Jamias sa May Aloha Hotel sa Malate noong November 9, 2001. Ang kanyang kadakilaan at katapangan na labanan ang kriminalidad ay lalong nagpasikat sa pangalan ni General Jamias. Ngunit ito rin ang naging dahilan upang dumami ang kanyang kaaway na masasamang loob. Mula sa lahi ng magigiting na bayani, si General Jamias ay apo ng yumaong si Mariano Jamias na isang sarhento ng US Army at nabibilang sa 45th Infantry Regiment, Philippine Scouts, na nakasamang namatay sa makasaysayang Death March noong March 23, 1942. Makaraan ang maraming taon, ipinanganak noong November 21, 1961 sa Paco, Maynila, ang sanggol na si Elmer Jamias. Siya ay pangalawa sa 3 anak ni na Ginoong Guillermo Arcega Jamias, isang accountant, at Ginang Evelyn Mejorada Jamias, isang negosyante. Ang kanyang mga kapatid ay sina Cherry na nasa Japan sa kasalukuyan, Daisy at Salve na nasa Amerika naman, at SPO2 Manny Jamias na nakatalaga ngayon sa Maynila. Itong basketball na ito, itong palaruan namin. At madalas na matigil kami sa paglalaro rito dahil madalas ang riot noon. Kaya naisip ni Elmer noon na paglaki niya magpupulis siya. Dahil ayaw niya na nagkakasakitan ng mga tao, ayaw niya na maguluhin yung lugar niya. Ito po kami naglalaro noon at nagpapasalamat po kami dahil minsan po dinadalaw niya kami dito para po kumustahin. Lalo po nung siya ay tumataas na yung rango niya bilang pulis. Dati nilang bahay, yan hanggang dito po. Ang pagpupulis bilang kanyang propesyon ay kanyang isinapuso. Kaya naman, magpahanggang ngayon, siya sa kanyang pagseserbisyo bilang pulis ay puno ng sigla at walang kapaguran sa pagpapatupad ng batas para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Noong mga unang taon ng dekada 80 nang siya'y magsimulang maging pulis, siya ay natalaga noon bilang patrolman sa burol ng nooy napaslang na si Senador Binigno Ninoy Aquino. Siya ay naging isa sa mga saksi sa libu-libong dumagsa sa makasaysayang Santo Domingo Church upang makidalamhati sa sinapit ng senador. Ang nasabing pangyayari ang naging mitsa ng EDSA Revolution, bagay na nagpatanyag sa Pilipinas sa buong mundo. Ang people power, sumaludo ang mundo sa ipinakitang pagkakaisa ng mga Pilipino noong panahong iyon at ilang bansa ang gumaya tulad ng Alemanya upang isulong ang demokrasya at pagkakaisa. Bilang patrolman, tumanggap siya ng gallantry medals dahil sa pagtulong sa pagpigil ng kudeta. Malayo pa ang umaga, kahit sa dilim naghihintay pa rin. Umaasang bukas ay may liwanag sa aking buhay. Umaga ko'y aking iniintay.
kita'y bilang baguhang pulis. Naitalaga ring patrolman ang Batang Jamias sa mga kalsada ng Maseda at Espanya sa Maynila sa isang rally sa Mendiola noong 1983, kung saan natalaga rin siyang patrolman ay nagkaroon sila ng engkwentro at isa sa kanilang mga kasamahan ang nasabugan ng granada. Ang mga unang taon niyang iyon sa pagpupulis ay nagmulat sa kanya upang mas maging mapagmalasakit, maging mas alerto sa pinasok na trabaho, magpakahusay at magpursige. Magpahanggang ngayon, ang Maynila, ang lugar na kanyang kapanganakan, ay naging malapit sa kanyang puso dahil dito niya naranasan ang mga unang pagsubok sa pagpupulis. Noong panahong puno ng pangarap ang kanyang puso at nagsisimula pa lamang maging alagad ng batas. Hindi gaanong nagtagal ang Batang Jamias sa pagiging patrolman dahil taong 1983, habang nagkaklase ng Criminal Investigation Detection Course o CIDC bilang baguhang pulis, ay may nagbalita sa kanya na siya'y isa sa mga mapalad na nakapasa sa entrance exam ng Philippine National Police Academy. Hanggang sa siya'y mapalad na natanggap sa akademya, doon ay pinanday ang kanyang pagiging kadete upang balang araw ay maging isang opisyal ng pambansang pulisya. Tila pagdaan sa butas ng karayom ang mga hamon sa akademya at siya'y nakapagtapos dito noong 1986. Sa mas pagpapanday ng isip, tinapos naman ni General Jamias ang kanyang Master's Degree in Business Administration sa Wesleyan University Philippines noong taong 2001. Sa International Academy of Management and Economics naman niya tinapos ang kanyang Doctor of Philosophy and Management noong 2009. Bakit ba ganyan? Ibig ko'y lagi kang pagmasdan. Umulat, umaraw ay hindi pagsasawaan ang iyong katangian. Mga unang taon noong dekada 80 nang kanyang maramdaman ang pag-ibig sa babaeng kanyang naging kabiyak, ang nooy magandang Miss Pasay at Miss Photo Me na si Miss Segundina Goody Ramirez. Kanyang high school crush at isang dating beauty queen. Paghanga na kanyang iningatan hanggang sa siya'y makatapos ng pag-aaral at maging opisyal. Isang pagkakataon habang nasa rally sa US Embassy ay muli silang nagkita. At mula noon ay hindi na niya ito pinakawalan. Para sa Binatang Jamias ay walang lalaking hindi mabibighani sa taglay na ganda ni Segundina. Niligawan niya ito hanggang sa mapasagot at maging asawa. Sila ay biniyayaan ng limang anak. Masaya, puno ng ligaya ang kanilang buhay pamilya. May mga naging hamon, subalit kanilang nalampasang pamilya. Sa mga notorious na lugar at destinasyon noong panahong iyon, tulad ng isang kalye sa Quiapo, Tondo, Chinatown at Divisoria, ay mas nahasa ang pagpupulis ni General Jamias. Dito niya naranasan ang iba't ibang mapanghamong pagtupad bilang isang alagad ng batas. Dalawang beses din siyang natalaga bilang director ng Traffic Enforcement Group ng Western Police District o WPD hanggang sa maging Chief Directorial Staff ng Manila Police District o MPD. Higit pang lumawak ang kasanayan at karanasan ni General Jamias sa iba pang aspeto ng mga trabahong pampulisya tulad ng police operations, internal security at community relations nung siya ay matalaga sa Katimugang Luzon bilang Provincial Director ng Ifugao Provincial Office at sa mga probinsya sa Hilagang Panig ng Pilipinas nung siya'y manungkulan bilang Division Chief ng DIPO Western Mindanao. Sakop ang mga lugar sa Region 9 at 12, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Samantalang sa Kamaynilaan at mga karatig na lugar, nagsilbing Chief Directorial Staff ng Police Community Relations o PCRG si General Jamias, kung saan niya mas nahasa ang pakikipag-ugnayan sa kapwa at mga barangay. Naging Chief of Police rin siya ng Muntinlupa at Cainta, Rizal. At bago ang kanyang kasalukuyang posisyon,
bilang District Director ng Eastern Police District o EPD, ay nagsilbi muna siyang Deputy District Director for Operations na nagtuloy sa pagiging Deputy District Director for Administration ng Southern Police District o SPD. Sa mga pinagdaanang assignments na ito, mas nakilala at napalutang ang pangalan ni General Jamias. Dahil sa kanyang mga katangi-tanging gawa para sa mga tao at sa pambansang pulisya, siya ay nabigyan ng pagkilala ng mga lokal na opisyales o LGUs, non-government organizations o NGOs, mga pribadong institusyon at iba pang sektor ng lipunan. Sa kabila ng lahat, ay napanatili niya ang kanyang dignidad at patuloy na pagpapamalas ng katapangan bilang alagad ng batas. Kaya naman siya ay tumanggap ng Bayaning Police Award, maging ng Medallion of Honor City of Manila, Outstanding PNPA Alumni sa trabahong pang-administratibo at operasyon, at ang Outstanding Manila Police Officer in 1999 para sa Criminal Justice System category. Ang mga ito ay pagpapatuloy lamang. Simula noong siya'y naging patrolman, kung saan ay naging recipient naman siya ng Medal for Gallantry para sa kanyang tungkulin sa paglaban sa kudeta laban sa Rehimeng Corazon Aquino noong mga unang taon niya sa panunungkulan. Noon ay pinagkalooban din siya ng tatlong meritorious o spot promotions para sa pagpapamalas ng kabayanihan at katapangan beyond the call of duty. At ilan nga sa mga napaulat noon ay ang maagap na pagtugon sa kaso ng pamamaslang sa Integrated Bar of the Philippines o IBP President na si Attorney Eugene Tan kasama ang driver noong 1994 at ang kanyang paglikida sa Manila's public enemy number 1 na si Mike Ampuan alias Macmod noong March 1999 kung saan siya ay na-promote noong November 2003. Sa di sinasadyang pagkakataon, dahil sa pag-awat sa kaguluhan sa kalye sa Maynila, ay daan ito upang siya ay madiskubre ng isang sikat na movie outfit upang maging isang artista. Dekada 90 noon at si General Jamias ay nakagawa ng marami-raming pelikula habang tunoy ang pagseserbisyo bilang hepe ng Binondo Police Station at iba pang gampanin bilang pulis. At noon ngang taong 2000, ay naisa pelikula ang kanyang buhay pulis at pag-ibig na pinamagatang Jamias, ang Barako ng Maynila. Sa kanyang panulat mismo, kasama si Willie Laconsay at sa direksyon ni Toto Natividad, marami ang tumangkilik na manonood dito. Kaya naman lalo siyang nakilala sa taguring ang Barako ng Maynila. Ito ay sa tradisyon ng mga sikat na pelikula noong panahong iyon tulad ng Mediavillo, Afwang, Alfredo Lim at Joe Pring. Sa kasalukuyan, bilang District Director ng Eastern Police District, ay patuloy nilang isinasakatuparan ang mga programa at best practices ng EPD upang buong tapang na labanan o kundi man ay wakasan ang krimen sa mga syudad na sakop nito. Nariyan ang kanilang pag-download ng police personnel sa mga istasyon upang maging dagdag puwersa para sa pagpapatrolya, ang Oplan Buhos One Time Big Time, ang pagpapatuloy ng mga anti-criminality campaigns ng mga naunang mga director ng EPD at ng City Police Stations ng Pasig, Marikina, Mandaluyong at San Juan, ang Oplan Katok, ang Oplan Kumusta, ang Oplan Bulabog, ang Oplan Kuyog, ang Oplan Tarheta, ang Quick Dial Quick Response, ang Bantay Lahat Lahat Bantay, maging ang pagpapasigla ng social media upang mas labanan ang kriminalidad. Ang pangarap naman ni General Jamias para sa Eastern Police District. Sa kasalukuyan, ako'y nangangarap na at sa pangarap na to ay kinausap ko ang aking mayor dito sa Pasig na magkaroon ng pinakamagandang headquarters ng kapulisan sa buong Metro Manila. At dahil dito, ako'y nabigyan ng pagkakataon na pondohan ang magiging pinakamagandang headquarters sa buong Metro Manila ng headquarters ng Eastern Police District. Nagpapasalamat ako kay Mayor Eusebio sa kanyang pagsuporta rito at pagbigay pondo para lalong maglingkod ang kapulisan sa akin na hasakupan sa Mandaluyong, sa San Juan, sa Pasig at Marikina. Kaya ito ay magiging modern headquarters of the
Eastern Police District. Matagal na panahon, walang headquarters ang Eastern Police. So ito yung kauna-unahan with the state of power, the art, technology, na kung saan modern IT communication ang gamitin dito. At nito lamang nakaraang October 28, sa PNP Star Lounge, ay iginawad kay General Elmer M. Jamias ng pambansang pulisya sa pangunguna ni Chief PNP, Police Director General Ricardo C. Marquez, ang unang estrella. Kasabay ng paggawad kina Police Director Francisco A. Oyami Jr. at ni Police Chief Superintendent Joel D. Pagdilaw, ang nasabing seremonya ay pinasinayaan din ni SILG Mel Senen S. Sarmiento. Nandoon din ang kani-kanilang pamilya, kaibigan at mga kasama sa pambansang pulisya. Para kay General Jamias, ang promosyong ito ay regalo mula sa ating Panginoon at ito'y napakahalaga para sa kanya. Una, kapasalamat ako sa ating Pong May Kapal sa kanyang pagibigay sa akin ng blessing. You know, the stars come from the sky, from the heaven. So, it's a gift coming from God. At pangalawa ay kapasalamat ako sa aking nanay at tatay na isinilang ako sa mundong ibabaw na nagkaroon ng buhay. At kung di dahil sa kanila, ay hindi ako sinilang. Pangalawa, sa aking mga lolo at lola, na ang aking lolo ay isang US Army na namatay sa Death March at binigay niya ang kanyang buhay para sa kalayaan. Ang aking lola na ako'y kanyang tinuruan, ako'y kanyang pinalaki para at tinuruan maging matibay para harapin ang problema na darating sa buhay ko. Makakalimutan niyo niya sabi ng aking lola na kailangan na mapakumbaba, no? At yung higit sa lahat, ang aking asawa na palagi nandyan siya, na lagi akong ginagabayan, at aking mga anak, at sa aking mga kapatid na si Lourdes, si Cherry, si Salvi, at si Manuel. Ang isang napakahalagang tao sa akin ang aking ate, si Cherry. Siya ay nagturo sa akin ng pagiging isang matibay na tao, no? At para harapin lahat ng problema. At yung mga tao na to, ang aking asawa, ay siya ay gumabay sa akin sa araw-araw na pagiging pulis. At ang aking mga anak. At ang tatang ko, ang mother-in-law, ang father-in-law, ang tatang ko na namatay na, ang mother-in-law na lagi nandyan. At ang aking anak na naunang namatay nung siya yung kauna-unahan kong masakit sa aking buhay na dumating nang siya ay mamatay. Ano kita mapasasalamatan? Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto kong sabihin sa inyo na napakaligaya ko po ngayong araw na to dahil ang ating mahal na pulis na si isa na pong General Elmer Jamias. I am very happy and so proud of my husband. And it can be told pa, I am the wife of a general. I am the wife of a general. Elmer M. Jamias, I'm so happy and so proud of you. My children, Elmer Denmark, Venice Goody, Elmer Denverko, are very proud of you. You really deserve to be a general, sir. I love you. And more power, good luck. I love you. Dad, he's always a good provider and he always supports us in anything that we want to do. And a police officer, he always want to serve the people. Dad, congratulations sa nakuha mong star, ha. Sana more to come. And then, masasabi ko sa'yo pa, walang words na pwede kasi halos lahat nasa sa'yo, eh. I mean, humble person ka, ganun.
Pa, congratulations. Hindi lahat ng police pinarad maging general. Isa ka ng general. Aming pamilya mo sumusuporta sa'yo. Isa siyang mabait na anak. Nagpapasalamat ako at naabot niya na ang kanyang gusto. Kasi matagal niya nang inaasam yan. Eh ngayon, nasapit niya na yung kanyang gusto. Sana naman gawin niya ang nararapat dito sa ating bayan. Elmer, anak. Congratulations. General ka na. I am proud of you. I love you. Congratulations, sir. Binabati po kayo ng tatay ninyo. General na daw kayo. General na din po siya, sir. Elmer, congratulations. Dahil na-attain mo na ang matagal natin pinapangarap, sana huwag kang do not change yung mga ugali mo, ha? Huwag kang magbabago. Mayor, congratulations for your one-star promotion. Sana madagdagan pa. Pero sa mga susunod na panahon, tanda mo yung pinag-usapan natin. RD. Kailangan mag-RD tayo. At ako'y natutuwa sa promotion mo ngayong araw na to. Naalala ko pa na magkasama tayo doon sa Southern Police. Talaga namang kuminsan hindi pinag-aadya pa ng pagkakataon na dure-diretso sana ang pag-akyat mo. Nasisingitan pa tayo. Mabuti na lang, nagagawa ng paraan. Umakyat ka pa rin. At ngayon nga, ikaw ay chief superintendent na. Ang magaling pa, diretso na ikaw ay Eastern Police District Director. Biruin mo yan. I'm very proud that kahit papaano nung araw sa pinagsamahan natin, kung yung mga kwentuhan natin nung araw, ay natupad na ang pangarap natin. Humayo ka at galingan mong mabuti. God bless. Umaga sa'yo, sir. Napakagaling, sir, ang nangyari sa buhay mo, sir. Talagang natumayang ko kung paano mo ipatupad yung batas. Saan man tayo naka-assign, sir, mula sa Muntinlupa hanggang makarating tayo ng SPD, sir. Yung almost 5 years na rin tayo magkasama, sir, na kahit minsan, sir, pinapagalitan mo ako, pero okay lang yun, sir. Nalaman ko naman, sir, na talagang pinatutupad mo lang yung dapat na mangyari sa aming kapulisan na mas mababa ang rango para magkaroon ng mas matiwasay na pamamalakad. Sa dami ng mga nagmamahal at rumirespeto kay General Jamias, masasabing ang kanyang buhay ay tunay na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng kanyang kapwa mga alagad ng batas, higit ng mga baguhan at nangangarap, at sila'y hindi maliligaw basta't kanila lamang isa puso at isa isip ang kanilang pagiging ideal na pulis at ang palaging pagmamahal sa bayan. Ang barako ng Maynila noon, magpahanggang ngayon, ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon. Po nang sumusuporta sa aking mga adikain, marami po salamat sa inyo. Ang inyo pong lingkod, si General Elmer Jamias, ay papatuloy na maglingkod sa bayan para sa ikatahimik ng ating bansa. At kay Pangulong Noynoy Aquino, sir, ang inyo pong lingkod ay maglilingkod para sa bayan. Ating samahan si General Jamias sa pagtupad sa kanyang mga tungkulin bilang District Director ng Eastern Police District, sapagkat nasa sama-samang aksyon ang ikatatagumpay ng distrito higit sa pagsugpo ng kriminalidad tungo sa maayos at maunlad na distrito. Tayong lahat ay kasama, nagmamahal at sumasaludo sa iyo, General Elmer Mejorada Jamias. Mabuhay ka! Barako ng Maynila!